Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawid, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Minamahal kong mga kapatid, ang bawat panalangin at pagsamba ay lagi nating pinatutungkol sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Natitipon tayo sa pananampalataya at panalangin upang ang salita ng Diyos ay magbigay liwanag sa atin at ang katawan at dugo ng ating Panginoon ang maging lakas natin. Sa panalangin ni San Padre Pio, tayong lahat ay nakikiisa din sa Kanya at Siya'y nakikiisa sa atin upang tunay na ang ating pagdiriwang ay tumimok sa atin at tayo ay baguhin upang maging tunay na maging kamukha ni Jesus sa pag-uugali at isip at gawain. Alam natin na ang kasalanan ng hadlang upang ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa atin. Kaya naman, sa pasimula ng ating pagdiriwang, pakumbabang loob tayong lumalapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa amin lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa napakarami nating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinababatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang walang makakaalala pa sa kaniya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay.
Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo, itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay di lingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay nagliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa buong Diyos ng liwanag, siya tiyagay aning ganap. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem sa bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang manghas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng ganyan kagaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginagawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksikat, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tulad po ng nakararami sa inyo, nandito kayo't pumunta sa National Shrine of St. Padre Pio dahil sa inyong debosyon kay Padre Pio. Halos lahat po sa inyo ay hindi taga rito at kung saan-saan nanggaling dahil sa inyong pamimintuho at debosyon kay Padre Pio. At nakatitiyak ako na ang bawat isa sa inyo ay mayroong daladalang intensyon para sa may sakit, para sa problema sa asawa, para sa problema sa anak,
ang lahat, bawat isa sa atin, mayroong tangan-tangan at daladalang sa ating mga puso't isipan ng mga intensyon at panalangin at ating idinudulog kay Padre Pio upang tayo'y tulungan na ito ay dalhin kay Jesus na ating Panginoong Hesukristo. Tulad niyo po, ako din po ay isang pilgrim dito sa simbahang ito ngayong araw na ito. Marami po akong mga panalangin nasa puso ko at nasa isipan ko na iniyahain ko sa altar na ito kasama ng lahat ng inyong mga panalangin upang idulog kay Padre Pio at tayo'y tulungan. Kaya nagkakaisa po tayong lahat bilang mga pilgrims dito sa National Shrine ni Padre Pio ngayong araw na ito. Hayaan niyo po, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, isang bagay ang palutangin natin magmula sa salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong araw na ito. At ito yung sinabi ng mga kawal nang sila ay inutusan ng mga Pariseo na manmanan si Jesus. At para kapag nagkamali si Jesus, si Jesus ay dadakipin ng mga kawal. Ngunit, tinanong sila ng mga Pariseo sapagkat bumalik sila dun sa mga authorities, dun sa mga Pariseo na nagsugo sa kanila upang dakipin si Jesus. At sabi nila, bakit hindi nyo kasama si Jesus at hindi nyo hinuli? Ano ang sagot nila? Wala pa pong nagsalita ng ganyan katulad niya. Sa English, ang translation, kasi sa Tagalog parang hirap intindihin. Sa English, ang sabi ng mga kawal, ng mga sundalo, sa mga Pariseo, nobody has spoken such good as he has done. Walang nagsalita na katulad niya. Para bagang sinasabi ng mga kawal doon sa mga Pariseo, ang galing-galing niya. At sila'y namangha kay Jesus. Kaya't hindi nila dinakip si Jesus. Namangha sila, humanga sila kay Jesus. Sapagkat si Jesus na nagsasalita, iba ang dating ni Jesus. Ito po yung ibig kong palutangin sa salita ng Diyos na pinagninilayan natin at pagninilayan natin ngayong umagang ito. Namangha sila, humanga sila kay Jesus. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, tayo din naman, di po ba? Marami tayong mga dahilan para humanga kay Jesus. Bakit? Sino ba naman hindi hahanga kay Jesus? Nagpaparami ng tinapay. Magmula sa 5 na pakain, 5,000. Sinong hindi hahanga doon? Sinong hindi hahanga kay Jesus? Bumubuhay ng patay. Sinong hindi hahanga kay Jesus? Nagpapatawad ng mga mangkasalanan. Aba, kahanga-hanga naman talaga si Jesus. Kahit kayo, kahit tayong lahat, di ba? Meron namang mga karanasan tayong kamangha-mangha kay Jesus. May mga pagkakataon na tayo'y lahat, talaga naman, para bagang si Jesus na ang superhero. Pero alam ninyo, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, namangha yung mga sundalo, pero hindi sila nabago. Humanga sila kay Jesus, pero pareho pa rin sila. Uutusan pa rin sila ng mga Pariseo para tignan at hulihin si Jesus. Hindi naman mababangoy yung mga taong yun. Humanga sila. Alam ninyo, hindi po sapat ang paghanga natin kay Jesus. Yung paghanga kay Jesus dapat nagtutulak sa atin na mabago ang ating mga desisyon para kay Jesus. Yung mga sundalo, humanga, pero magpahanga ngayon, hindi naman sila pwedeng tawaging mga tagasunod ni Jesus. Ang tanong sa atin ngayon, habang tayo'y papalapit ng papalapit sa pinakapuso ng ating taon ng simbahan, ang mga mahal na araw, at habang tayo'y papalapit ng papalapit sa pagdiriwang ng puso ng katotohanan ng ating pananampalataya, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang tinatanong sa atin, ano ba si Jesus para sa atin? Siya ba ay isang artista lamang na dapat kahangaan? Siya ba isang figure or personality lamang na dapat nating kamahangaan? Ang tanong sa atin, kung tayo humahanga lang kay Jesus,
hindi pa tayo tagasunod ni Jesus. At malulungkot si Padre Pio kung si Jesus ay parabagang hahangaan lang natin. Ngunit wala namang epekto sa buhay natin. Katulad ng mga artistang inyong sinusundan, personalities, hinahangaan. Pero ilan sa inyo, dahil dun sa artistang hinahangaan ninyo, nababago ba ang buhay ninyo? Ang mga desisyon ba ay nagkakaroon ng bunga dahil sa paghanga sa mga artista at personalities? Madalas hindi naman. Ano yung ating pagsisikap at bakit tayo nandiditong lahat? Ibig natin lumalim ang ating ugnayan kay Jesus, hindi lang siya hangaan. Ano yung pagmamahal? Sasabihin mo sa isang tao, mahal kita, pero hindi naman nababago ang iyong buhay dahil sa pagmamahal mo doon sa iyong pinagpapahayagan ng pagmamahal. Sayang naman ang pagmamahal. Ano yung ang pananampalataya? Nakikita mo at may pagkakataon na dapat mabago ang iyong mga desisyon sa buhay dahil sa pananampalataya, ngunit hindi naman nababago ang mga desisyon. Sayang naman ang pananampalataya. Ngayong umagang ito, sa misang ito, ibig natin at ito ang tinuturo sa atin ni Padre Pio, huwag lang natin hangaan si Jesus. Tanggapin natin siya na ang lahat ng ating mga desisyon at pag-uugali, sana naman magkaroon ng epekto ang ating pananampalataya sa paghanga natin kay Jesus. At ito ang tinuturo sa atin ni Padre Pio. Siya na hindi lamang humanga kay Jesus kung hindi nagsikap, mabago ang buhay niya, ang pag-uugali, ang pag-iisip dahil sa mga tinuturo at pinapahalagahan ni Jesus. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, humanga ang maraming tao kay Jesus, pero hindi sila naging tagasunod ni Jesus. Tayong lahat nandito, nakikinig ng salita ng Diyos, tatanggap ng kanyang katawan at dugo. Tayong lahat nawa, makilala, hindi lang mga tagahanga ni Jesus, kung hindi, mga tagasunod ni Jesus, sapagkat ang ating pag-uugali, ang ating pag-iisip, nahuhubog ng ugali at pag-iisip ni Jesus. Tulungan nawa tayo lalo ni San Padre Pio, maging tulad ni Jesus, katulad din niya sa lahat ng bagay. Para sa, po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pasunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan, tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapanihunuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal, ang nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yun at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayos sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria ay naina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin na pupuris kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Buong puso nating ipagkaloob ang kapayapaan ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapala tayong tatanggap sa kanya sa piging ng Kordero. Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw lamang aking ina.
Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Puhon, ika'y puno ng kabuti. Pastol ka, nagmamahal sa kawan, inaakay sa lunti ang pastulan. Tupay hanap mo kung
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapaging dapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kaysa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyanya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po. Ikatlo, mga centers for reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay nanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay malugod naming wine-welcome dito sa Pambansang Dambana, lalo na po yung ating mga pilgrims mula sa Nueva Cáceres at mula din po sa iba't ibang probinsya na nagsadya dito sa ating Pambansang Dambana. Welcome po sa inyong lahat. Kasama po ni Father Jesse at ni Father Ian, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa ating FB page, sa mga nakaisa sa banal na pagdiriwang, lalo na kayong lahat na physically present ngayong umagang ito. Sa ating pong mga nakatulong sa paglilingkod sa altar, ang ating ILM, ang ating Extraordinary Ministers of Holy Communion, lectors, commentators, collectors, HJM, Familia El Shaddai, Couples for Christ, yun pong ating liturgical environment na naghahanda ng ating mga bulaklak at mga rosas na iniaalay natin sa Panginoon at kay Santo Padre Pio. Sa ating pong altar servers, sa ating choir at pianist, sa ating pong mga madre na nakakatulong araw-araw dito sa paglilingkod sa Pambansang Dambana, at sa mga naghandog po ng mga intensyon sa banal na misa at sa ating donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar, maraming marami pong salamat. Taos-puso po ang ating pasasalamat sa presensya ng pari na nanguna sa ating pagdiriwang kasama ang kanyang ganun din ang ating pasasalamat sa dalawang paring nakasama natin bukod sa kanya. Salamat po kay Father Aris at kay Father Andy. Palakpakan natin sila mula po sa Vigan, Ilocos Sur, at syempre sa nanguna sa ating pagdiriwang sa napakaganda niyang pagdinilay ngayong umagang ito sa ating banal na misa na nagpahayag sa atin ang katotohanan ng hindi lamang dapat nating hangaan si Jesus bilang artista, bilang sinusundan natin, kundi lalo tigit dapat nating tularan at sundan ang kanyang buhay, ang kaibigan at katulong na pari or consultant na pari para po sa mas maayos pa na
ginagawa natin dito sa Pambansang Dambana. Ang nanguna po sa ating misa ngayong umagang ito, Reverend Father Hinaro Diwa. Maraming marami pong salamat. Pagkatapos po ng misa, isusunod kaagad natin ang pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Muli po kayong magsitayo para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y aawit ng awit kay Santo Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya sa pasimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niya dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Palakpakan po natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating mga karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan ng pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo at po pinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming kahilingan. Puso ay nagsisisi,
nagtitikang taimtim. Di na muling magkakasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ngayon po ay papanalangin at babasbasan natin ang lahat ng mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami makapagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni San Padre Pio, pagpalainawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman at katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y babasbasan natin ang inyong mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marina po nating ialay ang mga rosas kay Padre Pio.
Kulay puti sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. May mga available pa pong rosas sa paligid ng simbahan. Tulad ni Kristo.